Hello everyone! Welcome to another video na naman tayo kung saan mag-share ako sa inyo ng mga different kinds of investment sa abot kayang halaga. I will be sharing to you for today is foreclosed properties by house and lot po ito ng BFS foreclosed properties. Yung mga ibig sabihin po nito is mga rematang bahay at lupa. So meaning po is example, yung mga price before na brand new na house and lot is like 2 million, 3 million, 2.5 million, or ganyan. So, ganyan po yung mga presyuhan po, di ba? Kapag malapit sa mga Manila, yan, sa Cavite, Rizal, yan. So, for today yan, mag-share ako sa inyo ng mga pasok sa budget na foreclosed properties ulit. Yan. So, yan, kung gusto niyo yung mga ganitong kinds of mga videos or tutorial, yan. Panoorin mo ito hanggang sa dulo kung sa inyo huwag yung skip para ma-share ko sa inyo lahat ng information regarding dito. At kung bago ka sa aking channel, kindly hit the like, share, and subscribe button at hit mo na yung notification bell para sa mas marami pa nating mga videos na paparating. And by the way pala guys, marami na po tayong mga kababayan na aking natulungan na nag-chat sa akin is nakabili na raw sila ng property sa halagang 100k na lupa at cash po ito ah, hindi po ito hulugan. And meron po sa mga halagang 180k, 200k, 240k. Mga square meters po nito is about 70 square meters, 80, 90, 120 square meters. Yun. Kung pupunta po sa YouTube channel ko, makikita nyo po yung mga videos na sinasabi ko po na yun, yung mga na-share lang ko po ng information galing dito. Yan, para po sa mga OFW, yan, mga matatanda na rin po na naghahanap ng investment for retirement, yan, na murang halaga po, no? Yan, panoorin nyo po yung mga past videos ko. Sa mga budget po is about 200k, 300k, kahit po 100k, meron po kayo mabibiling lupa dito po sa aking mga content. Ayun. So yun, simulan na po natin ang pag-share dito sa BFS na foreclosed properties. Okay? So yun, kung meron po kayong gamit na inyong cellphone or maybe laptop, yan, much better, sundan nyo lang po ang aking tutorial. Okay? So punta po tayo una sa browser. Yan, sa Google Chrome ang gamit ko or depende sa inyong browser. Or sa cellphone, yan. Type nyo lang dito is BFS foreclosed properties. Ayan. So, yan. Lalabas po yan dito. And then, magpunta rin, mag-open pot po tayo ng isang tab. Ang pangalan po is Instant Street View. Para naman po magkaroon kayo ng idea kung ano po yung itsura nung like address. No? Example, sa Cavite po or sa Manila, sa Rizal, yan. Yan po yung mga Bulacan, yan. Meron po mga foreclosed din dyan. Okay? Yung other, most of the properties na sinishare ko pala sa inyo is napuntahan ko na. So, meaning po is, hindi po ito scam. Wala po akong sinishare na kahit anong content or videos na scam po. Lahat po ito yung legitimate. Ang katransaction nyo po dun sa mga ibang videos is banko. In this case naman po, BFS na ano, yung kanilang company po. Ayan. So, remata. So, meaning po is, hindi po natuloy na hulugan ng mga buyers before or yung owner. So, nahatak po ng banko and then binibenta po siya sa mas mababang halaga. And yun nga po pala, disclaimer, hindi po ako isang agent. Yun, wala po akong kahit anuman pong kinikita sa pagbebenta po ng mga ganito. Gusto ko lamang po mag-share ng information para sa ibang Pinoy na nangangarap magkaroon ng sariling bahay at lupa for their investment or for their families. Yun. So yun, yan, punta po tayo sa BFS Properties. Yan. Click nyo lang po ito. Okay, click nyo lang po siya. So yun, so dito po makikita nyo ito yung website nila. Yan. So meron po silang email address at may number din po na pwede nyo tawagan. So yan, punta na po kayo dito sa properties for sale. Yan. Tapos pwede po kayo mamili dito ng mga kung anong province. Yan. Cavite, yan, Agusan del Norte, kung taga saan po kayo. Tapos pwede rin po kayo maglagay dito ng price range. Yan, example po, yung minimum price nyo is like 100k to 500k. Yan. Pwede nyo po siyang i-type doon. Okay? So, yan. Yan. Dito po yung mga featured properties. Yan. Share ko sa inyo. Yan. Tulad nito po. Sa Misamis Oriental. Yan. O, sa halaga na 896,000. Okay? So, click po natin siya. Meron din po sa Laguna. Nagkakahalaga po ito ng 588,000 pero limited offer po for 499,000. Okay, so ito po yung ano, yung sa Misamis Oriental. So ganito po yung itsura, house and lot, single detached. Ayan, yan po yung itsura ng bahay. Kita nyo, maganda, di ba? Ganda yung itsura, oh. Ayan, so yan po yun, oh. Block 45, lot 23. Ayan. So yan, limited offer price for 764,000.
So, yun. Occupancy abandoned. So, meaning goods po ito. Titignan nyo po pala sa mga foreclosed properties kapag upon inspection po was ito as is where is. Kung nabili nyo na po yung property, pumayag na kayo, nagkapirma, hanap kayo ng papeles, as is where is. So, ang mahirap po dito is mga occupied. Pag occupied po yung bahay, mostly kung ako sa inyo po, kung ayaw nyo ng hassle, is wag nyo na pong ituloy kumuha na remata na may nakatira. Kasi mahirap po magpaalis ng nakatira doon. Yun. Magkakaroon pa po kayo ng gasto sa mga lawyer, abogado, sa court. Yan, may mga hearing po yan. So, mahabang process. Unlike kung mga abandoned or wala po talaga nakatira. So, yun. Ang asikasuhin na lang po dito is transfer of ownership, pirmahan ng deed of sale. Ito yun. I-assist po kayo nitong mga example, yung BFS properties sa regarding ng transfer of ownership. Okay? So, yun po. So, ayan. Disclaimers po. Sabi dito is BFS does not make any representation with respect to their properties. So, ayan. Sabi nila, encourage you to make an inspection of the properties. Yan. So, as is where is. Okay? So, ayan. Inspect nyo po na maigi yung properties before nyo siyang bili. Okay? So, ayan po. Puntahan po natin. Ayan po yung picture. Ulitin ko po. Yan. Yan po yung tsura ng bahay. So, that is on Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Block 44, Block 45, Lot 23. Pwede nyo po i-screenshot. Ayan, i-screenshot nyo po dyan, steady ko. Ayan, so yun. meron din po dito, yan, sa Calamba, Laguna. Ayan. So, ito po yung tsura ng property. Ayan, na meron pong iskinita, papasok. Tapos, ayan, block. Ano to? Block 37, Lot 14 sa Kalye on Villa de Calamba Subdivision. Yan. So, pwede nyo po ito. I-copy-paste po ito. Yan. Control-copy. Paste natin siya sa, ano, yan. Makikita nyo po dito sa InstaView kung ano yung itsura nun. So, ito daw po yung Villa Calamba Subdivision. So, yan. Yung, so, yung property na to, expect nyo kung ganito po yung itsura dito is malapit po sa mga palengke. So, ganyan po yan. Ganyan po mag-research dito sa InstaView para magkaroon po kayo ng like background dito sa lugar, diba? Para bago nyo inspectionin kung malapit mo siya sa hospital, sa school, sa palengke, para kung gusto nyo tumira, diba? Hindi po ay ma-hassle. Okay, yan. Yan, sa Laguna po yan, that's for 499,000 po, limited offer. 588,000 po yung talagang price niya. So that's for 42 square meter, floor area, and then lot area po na 35 square meter. So, yan. Yan po yung itsura. Yan, ito po yung address. Yan, oh. Nakikita nyo naman po dyan. Pwede nyo pong i-screenshot para mapuntahan nyo. So, yan. Maganda pala ito. May guardhouse. So, may subdivision. So, alam siya na subdivision. Pasok na po yan para sa 499,000. Goods na yan. Good investment na po. So, yan. Hanap pa po tayo ng ibang property. Ayan, sa mga taga Cavite. Ito. Punta tayo. Kalang guys, ha. Yan. Show details natin dito. Ayan, sa Dasma, mga taga Cavite guys, tinan natin to. So ito guys, single detached, ayan, Block 8, Lot 10, Mabuhay Avenue, sa San Andrea Executive Homes, sa Das Marinas, Cavite. So yun, mga taga Cavite guys, oh. So this is for 1,447,000. So ang problema dito is occupied. So medyo, yun nga, advice ko sa inyo, mahirap kumuha ng mga properties na occupied. Okay? So, yan po yung itsura ng property. Ito po yung kanyang pader. Meron pong mangga. Yan po. Malaki po ito. Ilang square meter to? 230 square meter. Malaki po yan. So, para sa 230 square meter sa 1.5M. Pwede na po yan. Good investment na po yan. Yan lang. Hassle po yan. Sabi ko nga sa inyo, kapag ka-occupied po yung lot. Okay? So, yan. Tingin po tayo dito. Ayan, oh. Latest available properties. Yan. Ito guys, Laguna. Ayan, tingnan natin dito. Okay. Ito po, lupa ito ah. Ayan, house and lot daw po ito. Ayan, so sa Block 8, Lot 7 Road sa Santa Cruz, Laguna. 286 square meter. Ang laki po niyan. Then 1 million po ang kanyang price. 1,012,000. So yun, abandoned po ito. So maganda itong property na to, no? 286 square meter. Ang laki niyan. Ang laki niyan, no? Sa Laguna. That's for 1M. So, that's good investment. And abandoned po. So, pwede niyo siyang tayuan ng inyong mga, maybe, your dream house. Ayan.
Ito guys, oh, ito guys, oh, so 743,000 tinira natin. Sa Negros Occidental. Ayan. Ito yung itsura ng bahay. 257 square meter sa yan, sa Negros Occidental sa Victoria City. That's for 885,000, then limited offer na 743,000. Okay? So yan po yung itsura ng property. Okay, hanap tayo ng iba. Alam ko kasi sa most sa mga ano nag aking mga tawag nito. Kailan guys ah. Ayun. So ayun guys, marami po mga properties dito, no? Ayun. Try natin guys, click tayo ng Cavite. Search tayo Cavite. Ito, marami dito mga Cavite. Oh, ito guys, oh. Oh, sa Cavite. Meron dito, sa Salawag. Oh, ito guys, oh. 229,000. 35 square meters sa Block 17, Lot 48, Salawag, Dasmariñas, Cavite. So, yan po. Yan po yung tsura ng lugar. Yan. Yan po siya, no? Phase 10 po. Tapos, yan. Occupied. So, yan. Medyo, yan. Sabi ko nga sa inyo, kung mga occupied. Kung pwede naman po yung iba, mabait naman po. Napapakiusapan naman yung ibang mga nakatira doon. Na, para makuha nyo yung remata na bahay. Ayan, so mura yun, 229,000, that's for 35 square meters sa Salawag, Dasmariñas. Meron pa po dito guys, oh, sa, ayan din, sa Dasmariñas, 230,000. Ano yun, mura to. So guys, oh, ayan yung itsura ng bahay, ayan po yung pink na gate. So Block 41, Lot 12, Dasmariñas, Cavite, 230,000, 35 square meters. So ayan, good sign guys, kung ako sa inyo, mag-inquire na kayo dito. At pwede nyo puntahan yung bahay. Ayan, ito po, oh. Ito guys, tinanong ito. Ito, oh, so Dasmariñas din, 38 square meter, 242,000. Consolidated. Yan po yung tsura ng property. So yun, sa mga naghahanap dyan na pwede matiran sa abot kayang halaga. Goods na goods po ito guys. Ito, may mga 272,000. Ayan, meron 275,000, 297,000, ayan. Tapos, inquire lang po kayo dyan, no? Sa mga iba pong properties dito sa, ano. Abot kaya ang halaga to, guys. So, ito to, maganda to. Teka, tignan mo to. Mark sa 13 Martires City, Cavite. Tignan po natin, ha. So, ayan, Block 10, Lot 25. That's for 62 square meters, 309,000. Ayan po yung itsura ng property. Ayan po, Block 10, Lot 25. Pwede nyo pong puntahan. Ayan, para mag-inquire po kayo dyan, no? Daya pa po tayo ba dito? Ayan, mga 358,000. Sa 13 Martires, ito guys, oh. Ito, maganda to. Ito, tinan nyo. 363,000. Pwede, pwede, no? Affordable. Ayan, so, ito, single attach. Block 3, Lot 52, sa Lakeshore Subdivision, 13 Martires, Cavite. Ayan guys, oh, tinan nyo. Pwede to guys, oh. Maganda to yung tura na to sa Barangay Conchu. Ayan, oh. Yan yung bahay. Pwede yan, oh. For 81 square meter. Malaki to, ah. Malaki to. Ayan yung property ko sa inyo, guys. Inquire na kayo sa BFS. Puntahan nyo yung property na to, sinasabi ko sa inyo, para makapag-inspection kayo and makapag-transaction na kayo for BFS properties. Ganda yun, guys, oh. 300,000. Pwede, pwede. Ito to. Sa barangay, ano din, sa, actually napuntahan ko na to eh, yung Barangay Conchu na to sa 13 Martires. Alam ko to, alam ko kung saan subdivision, saan nakapag-ikot na ako. Goods naman to, okay naman to subdivision na to. So maganda to, 81 square meter, that's for 394,000 lang. Pasok na pasok sa budget, and may bahay na, diba? So goods na goods yan. So yun, marami pa dito guys na ibang property, meron pa dito, 266,000, 261,000. 275,000 yan, mga pasok sa budget. Ayun. Kung nagustuhan nyo yung mga videos na to guys, or gusto nyo maghanap na yung property, punta lang kayo o gawin nyo yung share ko sa inyo para yun, makapaghanap kayo kung anong property yung gusto nyo puntahan and inquire about it. And then yun, hopefully makabili tayo ng sarili nating bahay at lupa, and yun, makapag-invest tayo for ourselves, for our family, and kung ano man yung plano nyo. Ayun guys, maraming salamat sa panonood na to. Hanggang dito ako pa sa dulo. Kung nagustuhan mo, hit the like and share mo na rin para makita na ibang tao to at matulungan sila magkaroon ng sarili nilang property. And yun, please subscribe na rin sa ating channel para lagi kayo updated kapag may mga upload ako regarding sa mga foreclosed, murang mga bahay, lupa, sasakyan at marami pang iba.
So yun, marami pa tayo mga paparating na videos. Yan, abangan nyo lang. Once again, this is John Peach. And see you on the next vlogs. Thank you for watching.